We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Masantos siyang aram, kapuso. Narito na ang One North Central Luzon. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Ako po si CJ Torida. Maya pagat panapon, kami ang tropa ng katotohanan na maghahatid ng mga balitang walang kinikilingan at walang pinoprotektahan. Live mula rito sa GMA Dagupan Station, ako po si John Punsoy. Naimbaga malem. Live naman mula rito sa GMA Ilocos Norte Station. Ako naman po si Ivy Hernando. Pasok sa elementary at high school sa lalawigan ng Aurora, suspendido ngayong araw dahil sa bagyong Amang. Yan ang tinutukan live ni Jasmine Gabriel-Galban. Jasmine? CJ, maghapon na maayos ang lagay ng panahon sa Pangasinan pero ayon sa PAGASA, bukas pa raw ma-experience ang possible na effect ng bagyo sa probinsya ng Pangasinan. Maliban sa kolehiyo, kinansila ang pasok sa lahat ng antas sa pribado at pampublikong paaralan sa Aurora ngayong araw. Ginawa ang kanselasyon dahil sa umiiral na DepEd Memorandum na sa ilalim ng Tropical Cyclone Wind Signal No. 1 ng lalawigan dahil sa bagyong Amang. Mahigpit ding ipinapatupad ang no sailing at no swimming policy sa probinsya. Activated ang lahat ng emergency response unit sa probinsya bilang paghahanda sa epekto ng bagyo. Kahit wala pong advisory galing sa OCD, o sa PAGASA ay talagang activated po na no sailing, no swimming na po ang outfit sa parts ng Aurora. Bagamat walang nakataas na gale warning sa baybayin ng Pangasinan, hindi na muna pumalaot ang ilang mangingisda sa Dagupan City. Inayos na lang ang kanilang mga bangka para hindi masira, lalo't may bantang bagyong Amang. Pag alam na namin na malakas ang parating na bagyo, lilikas na kami. Pero ngayon, sir, siguro number one na naman medyo, hindi pa naman po nakakuan. Kampante lang po. Ayon sa PAGASA, inaasahang mararamdaman sa Pangasinan ang epekto ng bagyo bukas. Hindi naman daw ito magiging mapaminsala dahil patuloy itong hihina at magiging isa ng LPA pagtawid sa probinsya. Hindi ito, siyempre dadaan yan. Vizcaya, Rosales, papasok sa eastern part, dito sa southern part ng Pangasinan. Mm-hmm. Tapos sa paiksik na ito, dito sa may area ng sa may mga tarem, dyan ano. Lalabas na rin siya pagkakandin sa forecast na didiretso sa West Philippine Sea pero low pressure area na lang siya. Mahinang-mahina na siya. Samantala, nag-ani na rin ng kanilang mga tanim na mais at gulay ang ilang magsasaka sa Ilagan City, Isabela sa pangambang maabutan ng ulan na dala ni Bagyong Amang. Paraan daw nila ito para maiwasan ang pagkalugi. Mas mainam daw na maibenta na ang mga gulay bago paabutan ng ulan na dala ng bagyo. Samantala, CJ, update naman sa probinsya ng Aurora sa ating pakikipag-ugnayan sa PDRRMO. Maghapon na makulimlim ang panahon sa malaking bahagi ng probinsya, bagamat banayad naman daw ang baybayin o yung alon sa mga baybayin. Sa ngayon, tuloy-tuloy ang kanilang monitoring na sinasagawa sa lahat ng coastal municipalities sa probinsya ng Aurora. CJ? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. Mga kapuso, patuloy na binabaybay ng bagyong Amang ang bahagi ng Bicol Region. Sa 2 p.m. bulletin ng PAGASA, huling namataan ang bagyo sa baybayin ng Caramoan, Camarines Sur. Maari itong humina at maging LPA. Nakataas ang signal number 1 sa Catanduanes, Sorsogon, Albay, Camarines Sur, Camarines Norte, Laguna, Aurora, Quezon, kabilang ang Pulilio Islands, Rizal, Bulacan at Nueva Ecija. Sa datos ng Metro Weather, uulanin ang malaking bahagi ng Northern at Central Luzon. Level ng San Roque Dam lalo pang bumaba at malayo na sa normal level habang tumitindi ang init ng panahon. May ulat si Russell Simorio.
Sinamantala ng ilang magsasaka sa Barangay San Bonifacio, San Manuel, Pangasinan, ang mainit na panahon para magbilad ng palay. Maganda raw ang ani ni King Henry sa 2 hektaryang taniman. Hindi raw sila nagka-problema sa supply ng patubig. Swerte rin daw dahil malapit sila sa San Roque Dam. Ayos naman po. Diretso po yung patubig dito, hindi naman nawawalan ng ano. Pero kapansin-pansin ang mababang level ng tubig sa San Roque Dam. As of 8 a.m. ngayong araw, nasa 237.58 meters above sea level ang dam, malayo kumpara sa normal na 280 meters above sea level. Mababa na raw ang level ng tubig bago pa man pumasok ang tag-init. Bagamat hindi na muna nagpa-interview sa harap ng kamera ang pamunuan ng National Power Corporation na nangangasiwa sa water elevation ng San Roque Dam, tiniyak naman nila na ang kasalukuyang water level ng San Roque Dam ngayon ay sapat pa para sa patubig ng mga magsasaka sa Central at Eastern Pangasinan. Wala rin manong magiging problema lalo't patapos na ang cropping season ng mga magsasaka. Batid ng PDRRMO ang mababang level ng dam tuwing tag-init. Malaking bagay raw sana kung may sapat na water reservoir pero kinapos sa nakaraang tag-ulan. Yung water level natin, sir, nasa 237, mababang mababa yung meters above sea level. Pero kung may ulang dulot ang bagyong amang, inaasahang madadagdagan ang water level ng mga dam sa buong Luzon. Posible naman pong makatulong yung ulan niya para sa pagtaas ng water level. Habang papalapit mo nga po si amang, ay expectin natin na kapag naglandfall ay ihina po. Yun po yung base from pag-asa. Makalat-kalat na konting pag-ulan lang yung ina-expect natin. Kasama si Jing Dakanay, Russell Simorio. 1. North Central Luzon. Clearing operations, puspusang isinasagawa sa mga nasunog ni struktura at ari-arian sa Bontoc Mountain Province. Tutukan sa report. Tulong-tulong ang mga residente, kawani ng iba't ibang ahensya ng gobyerno at volunteers sa clearing operations sa mga nasunog na istruktura at ari-arian sa Barangay Poblasyon, Bontoc Mountain Province. Nasa 30 mga bahay at commercial establishments ang nasunog. 10 sasakyan din ang natupok ng apoy. Metoflight materials karamihan, ma'am. Wala pang 3 minutes, ubos na yung ano. Ang bilis sobra, kaya nagganyan kasi magkakalikit na, ma'am. Isang bahay sa Vigan City, Ilocosur ang tinupok ng apoy. Walang naisalba ni isang gamit ang may-ari ng bahay. Da kami gitalon, sir. So, hindi nagbulod kami ti motor na uncle sa kami nagpakastoy si Gida, sir. Pero naibaga ni Antin, sir, nga awa na tupok nga talaga ti apoy ti balayan. Actually, gawa po ito ng light materials, yung kahoy, tap, and then yung bamboo, ganun. Kaya mabilis yung pagkalat yung apoy. Ang isang anggulo natin titignan dito, yung titignan natin kung yung baka kuryente o ano, kung may nagsindi ba o kasi yung electrical system, meron yung electrical system. Tinatayang mahigit 150,000 pesos ang halaga ng natupok sa sunog. Joan Punsoy, 1 North Central Luzon. Kakulangan sa supply ng yelo, nararanasan umano dahil sa tripleng taas ng demand sa Calasiao, Pangasinan. Sundan sa report. Triple na ang itinaas ng demand sa yelo ngayong mainit ang panahon. Sa isang ice plant sa Calasiao, Pangasinan, umaabot na sa maximum 20 tons ng tube ice ang kanilang ginagawa. Sa taas ng demand, nagkukulang na raw ng supply ng yelo. Kaya nilimitahan na lamang sa kada bag ng yelo ang maaaring bilhin ng bawat customer. Kasi may limit yung makina. Kung ano yung production na nagagawa niya, hanggang dun lang siya. 82 dating empleyado na ng Public Order and Safety Office ang bumalik sa trabaho bilang volunteer traffic enforcer sa Dagupan City. Dati silang job order employee sa ilalim ng poso, pero natanggal dahil sa umuni problema sa budget. Batid daw nila ang pangangailangan ng traffic enforcer ngayong papalapit ang selebrasyon ng Bangus Festival 2023. Oo, bumalik sila. At the same time, may kontrata naman sila. Ang magiging ano diyan kung nagkaroon naayos, at least wala silang upset. Pinagpiestahan ng mga residente ang mga naglabasang isda at hipon sa natutuyong irigasyon sa Barangay Parparurok, Vintar, Ilocos Norte.
mga dalag, hito, tilapia at hipon ang kanilang nahuli. Sapat na raw itong pangulam. Ang tubig ng irigasyon ay galing sa ilog, kaya pinaniniwala ang galing sa ilog ang mga nahuling isda. Jasmine Gabriel-Galban, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. 13 anyos na dalagita ginahasa ng kanyang 63 anyos na lolo sa Mangaldan, Pangasinan. Nakatutok, Claire Lacanilaw. Hindi sukat akalain ng amang si Jose. Dito na'y napangalan ang sinapit ng kanyang 13 anyos na anak na si Nina. Di rin tunay na pangalan sa kamay ng kanyang 63 anyos na lolo sa barangay Navaluan, Mangaldan, Pangasinan. Ginahasa umano ang kanyang anak ng kanyang lolo. Masakit po talaga sa akin. Dahil sa kapanyakan yung lolo niya. Ayon sa biktima, sinabihan siya ng kanyang lolo na bibigyan siya ng damit at pera. At niyaya siya sa kanyang kubo. Doon na raw nangyari ang pangahalay. Nagubad muna po siya ng damit. Tapos po niya ako pinaupo. Tapos nagubad na din po siya ng short. Tapos sinila po yung dalawa kong paa. Tapos niya po ako inubadan. Dahil sa takot, hindi nagsumbong ang biktima. Ilang beses daw nangyari ang panggagahasa mula March hanggang nitong April 8, kung saan naaktuhan sila ng isang batang lalaki. Yung ano po, tinitignan ko yung kalapati. Nakita ko po sila, nakaubad. Agad itong inireport sa otoridad. Nag-respond po ang ating kapulisan at doon nakuha yung suspect at hinuli. Tapos dinala dito sa police station at pinamedical. Nung nag-imbestiga itong mga WCPD natin, ma'am, nalaman niya na nagalaw yung bata ayon na rin sa medical legal niya na nagpositibo na talagang may laceration sa bata. Aminadong suspect na ginalaw niya ang biktima dahil umano sa kalasingan. Sir, kung may isang nagagalaw ko dahil pupunta siya doon siya, lasing ako. Kung gusto mo nang gawin ito, mag-asawa na tayo, sabi ko. Mapili din siya eh. Medyo nalasing po ako noon pumunta din kaya medyo nagalaw ko po siya eh. Sinampahan na ng kaso ang suspect. Kasama si Henry Dominsil, Claire Lacanilaw, One North Central Luzon. Presyo ng bigas sa ilang pamilihan sa Pangasinan lalo pang tumaas. Ang detalye sa ulat ni Russell Simorio. Regular ang delivery ng bigas sa pwesto ni Aling Aurora sa Binalonan Public Market mula sa dating 850 pesos na kuha sa kada 25 kilos ng regular milled rice. Umabot na ito ngayon sa 900 pesos. Kinailangan ni Aling Aurora na itaas din ang retail price ng bigas para mabawi ang mataas na puhunan. Pag mataas ang kuha namin, itatas mo rin. Pero pag mataas ang bigas, kakaunti lang naman ang tubo mo. Nasa 38 hanggang 40 pesos ang pinakamurang bigas sa pamilihan. Nagtitipid nomano ang mga consumer sa taas ng presyo ng bigas. Binabawasan ko na lang yung niluluto ko, sir. Kasi mahal ang bigas ngayon, sir. Kailangan magtipid kasi madami kami, sir. Ayon sa Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG, aabot sa 4 hanggang 5 piso ang itinas ng presyo ng local rice sa bansa. Epekto raw ito ng mataas na presyo ng palay at farm inputs ng mga magsasaka. Yung presyo ng delivery sa Manila, ng mga miller, tumaas na din. Yung imported rice din kasi tumaas eh. So expected na hindi lang yung local rice ang tumaas. Ayon sa SINAG, aabot sa 22 hanggang 23 pesos per kilo ang buying price ng palay ng mga private trader. Malaking bagay na po yun. Kasi po noon po mababa po talaga. Tsaka mahal pa po noon ang abono. Pero ngayon okay naman na po. Asahan ang pagtaas pa ng presyo hanggat kaunti pa ang ani ayon sa SINAG. Kasama si Jing Dakanay, Russell Simorio, One North Central Luzon. Sugatan ang 8 taong gulang na bata matapos mabaril ang kanyang tiyuhin sa barangay Rizal, Santa Ilocos Sur. Dinala sa ospital ang biktima na nagtamo ng sugat sa kanang braso. Puntirya ng suspect na si Fernando Araos ang ama ng bata na kanyang pinsan pero hindi raw tinamaan.
nahuli ang suspect pero tumanggi na siyang magbigay ng pahayag. Based statement naman ng tatay ng biktima, dati raw na may grand sila regarding sa land dispute. DeCorp nakatakdang magsagawa ng preventive maintenance sa kanilang pasilidad sa Abril at Mayo. Sundan sa report. Nakaschedule ngayong Abril hanggang Mayo ang preventive maintenance sa mga pasilidad ng DeCorp, kabilang ang pagpapalit ng poste, rewiring at checking ng transformers, pati trimming sa mga sanga ng punong kahoy na nakakahagip sa mga linya ng kuryente. Paghahanda ito sa tag-ulan, taon-taon itong isinasagawa para mabigyan ng magandang serbisyo ang mga electric consumer. Yung iba kasing mga maintenance works, hindi na rin pwede kasi siyang patagalin. Kailangan na rin siyang maayos agad. So, as much as possible, makontain na namin kung kailangan na talagang gawin. Pero hindi sang-ayon ng ilang consumer. Hindi rin napapanahon na itaon ngayong maitang panahon ang preventive maintenance. Sana po kasi mainit yung panahon, kailangan ng mga tao yung ventilador. Tapos mainit na inumin, ay malamig na inumin din po. Kapag medyo malamig na sana yung panahon, saka sila mag-maintain po. Giit ng DeCorp na sadyang itinataon nila ang preventive maintenance sa ganitong panahon. Lalo na ngayon, pagkatapos kasi ng tang-init, papasok na yung tag-ulan. So hindi naman kami pwedeng mag-maintain during na nandyan na yung rainy season. So, ano siya talaga, months before na darating yung one season, naka-prepare na dapat siya. Imbes na long-duration power interruption, katumbas ng maghapon o higit 8 oras, short duration na umaabot lang sa 1-3 oras ang ipapatupad para hindi masyadong maapektuhan ng mga consumer. Kasama si Wilson C., Jasmine Gabriel-Galban, One North Central Luzon. Guild Lady Blazers at Perpetual Altas nakuhang Game 1 ng NCAA Season 98 Volleyball Tournament Finals. Tunghayan sa report. Tuloy-tuloy ang winning streak ng Guild Lady Blazers at Perpetual Altas sa NCAA Season 98 Volleyball Tournament. Pareho nilang nakamit ang panalo sa Game 1 ng Best of 3 Finals sa San Juan kahapon. Sa Men's Division na unang tibagin ng Perpetual Altas ang San Beda Red Spikers sa loob ng 3 sets. Dahil sa panalong ito, lumapit ang Altas sa kanilang inaasam na pangatlong magkakasunod na kampyonato o 3-peat. Masaya, pero hindi pa naman tapos. May Game 2 pa naman. At nilaro lang namin at pinakita lang namin yung dapat namin ipakita during training po. Nakauna man ang Altas sa Game 1, meron pa rin silang pwedeng ipagbuti sa susunod na laban. I wanted na ma-develop sa kanila yung maturity sa game at yung composure nila, kasi means sometimes nawawala yun eh. Maybe because of they're very excited sa game. Sabi ko nga sa kanila, wag nilang isipin. I don't like na meron silang distraction. At the most important, lagi kong sinasabi, respect the opponents. Mahina, malakas, respetuhin nila ang kalaban. Sa women's division, 3 set lang din ang kinailangan ng Guild Lady Blazers para talunin ng LPU Lady Pirates. Tila hindi naapektuhan ng defending champions sa kanilang mahabang pahinga nang dumiretso sila sa finals matapos isweep ang elimination round. Inaasahan ng CSB na magka-back-to-back na titulo at magkasunod na season na walang talo. Sabi sa amin ni Coach, yung advantage namin kaya kami mananalo is yung blocking namin. If may establish namin ng maayos yung blocking namin, may advantage kami dun sa opponent namin. So, ayun. Probably, mas may experience tayo and then mas may height naman tayo compared sa kalaban. But then, anything can happen eh. So, kailangan prepared lang. Probably, nakapag-prepare naman kami ng maayos. Huwag palagpasin ang Game 2 ng NCAA Season 98 Volleyball Finals sa Biyernes, April 14. Simula alas 12 ng tanghali sa GTV at mapapanood din via live stream sa NCAA Philippines Facebook at YouTube pages. CJ Torida, 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Mabuhanging supply ng tubig, isang buwan na umanong perwisyo sa ilang residente sa Mangaldan, Pangasinan. May ulat si Claire Lacanilaw.
Animoy nasa beach kung maligo ang ilang residente dahil sa dami ng buhangin na lumalabas sa kanilang mga gripo sa barangay Salaan, Mangaldan, Pangasinan. Siyempre mamaksaya yun sa tubig kasi pag marumi yung tubig, tatapon mo na naman. Tapos mag-iipon ka, di ba? Kaya baka mamaya, next month, mataas na yung bill namin. Tapos sa mga bata din, baka mamaya delikado. Ang ilang residente, gumamit na ng tela upang masala kahit papaano ang buhangin na nagmumula sa gripo. Sa umaga, pagtingin niya doon sa timba na malaki, ang daming buhangin. Mayroon kalahating ano pa, yung sack namin, yung sa medyas ng anak ko. Hindi lang na yan na video lang kasi ang dami, kaya yun. Paliwanag ng Mangaldan Water District, bumigay ang dalawang pumping station sa bayan, kaya nakakaranas ng mabuhangin na supply ng tubig. Agad naman na nagsagawa ng flushing sa mga water pipes sa lugar. Maari namang i-report ng mga residente sakaling nakararanas pa rin ang mabuhangin tubig mula sa kanilang mga gripo. Bali, dalawang pumping station po yun, that is Makayog and sa May Salay. So talagang nagkaroon po ng intrusion ng sand sa atin pong mga water lines. Bumigay po. Unexpected ano naman po yun, breakdown. So hindi naman namin yun kontrolado. So ang nangyari po is nag-conduct na lang po kami ng flushing after po nung ma-repair na po yung pumping station. Kasama si Henry Dominsil, Claire Lacanilaw, One North Central Luzon. 7 katao, kabilang ang 11 buwang gulang na sanggol, sugatan sa karambola ng 3 sasakyan sa Etiaga, Isabela. Sundan sa report. Nagkarambola sa National Highway na bahagi ng Barangay Kabugaw, Etiaga, Isabela, ang pickup, kotse at SUV. Sa lakas ng impact, wasak ang SUV at kotse, habang sumalpok naman sa poste ang pickup. 7 ang sugatan sa aksidente, kabilang ang isang sanggol na agad dinala sa ospital. Iniimbestigan pa ang dahilan ng aksidente. May mga injured talaga na pasyente. Yung isa is may suspected fracture. Nasawi ang 19-anyos na estudyante na kinilalang si Julie Dulay Pedro matapos masalpok ng bus ang sinasakyan niyang motorsiklo sa National Highway ng Barangay Barangobong, Tayug, Pangasinan. Sugatan naman ang kanyang kaibigan na nagmaneho ng motorsiklo. Ayon sa pulisya, pauwi ng magkaibigan mula sa paaralan nang mangyari ang aksidente. Ipinunta niya doon sa linya ng bus. So doon na nabulaga si bus, andun na lang sa harapan niya yung motorsiklo. Nahulog silang dalawa, halos nagsabay sila ng motor na tumilapon. Base sa investigasyon ng pulisya, hindi na raw nakapagpreno ang driver ng bus dahil masyado nang malapit ang motorsiklo. Nauwi sa areglo ang insidente. Gayunman, nagpaalala ang pulisya na iwasan ang mabilis na pagpapatakbo at laging mag-ingat sa daan para makaiwas sa aksidente. Kasama si Jing Dakanay, Russell Simorio. One, North Central Luzon. Dating provincial administrator ng Pangasinan, natagpo ang patay sa kanyang sasakyan sa bayan ng Santa Barbara. Tutukan sa report. Natagpo ang wala ng buhay sa loob ng kanyang sasakyan ang 73 taong gulang na si Albertine de Guzman Jr., dating provincial administrator ng Pangasinan. Ayon sa pulisya, may nakitang nakapulupot na shoelace sa leeg ng biktima na dati ring municipal administrator ng Santa Barbara. Posible raw na sinakal ang biktima. May tali doon sa leeg, nakatali doon sa likod. Sa investigasyon ng pulisya, nakaparada ang kotse ng biktima sa Marambay Street, Barangay Poblasyon, Santa Barbara. Kasama umano noon ang biktima ang isang babae sa loob ng sasakyan na siyang sospek sa krimen. Nandun yung nakapark, parang nag-uusap sila dun sa loob and then nagbiblinker yung sasakyan. Mabot mga isang oras siguro nakita yung sospek na lumabas doon. Tapos naglalakad, nagilap natin yung suspect doon sa CCTV na isang babae. Nawawala raw ang dalawang cellphone ng biktima at ang dashcam ng sasakyan. Sa follow-up operation ng PNP, naaresto ang suspect. Wala pang pahayag ang suspect. Nauli sa malayo sa Cervantes, Ilocos. Patuloy pang investigasyon ng pulisya sa krimen. Hindi na nagpaunlak ng panayam sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon News Team ang kaanak ng biktima. Kasama si Ron Alistair Tanyedo, Joan Punsoy, One North Central Luzon.
20 biik ang nasabat sa checkpoint sa Santa Maria, Ilocos Sur. Isinakay ang mga ito sa isang pick-up saka tinakpan ng tarapal. Ayon sa Provincial Quarantine Officer, walang kaukulang dokumento ang mga biik na galing sa Abra. Nasa custodya na ng pulisyang mabiik at hinihintay ang kinatawan ng Provincial Veterinary Office para kuhanan ng blood sample upang masuri kung may sakit o wala ang mga hayop. Ang paghigpit ay bahagi ng pag-iingat ng provincial government sa banta ng African Swine Fever. Now, hindi talaga pwedeng magpasok ng any live hogs or any pork byproduct. Wala pa rin po. Hanggang ngayon, bawal pa rin po ipasok yan. Bilang ng taxpayers na nag-file ng annual income tax return sa BIR RDO4 na sa halos 25% pa lang. Naritong report. Marami ang nakapila sa labas at loob ng tanggapan ng BIR RDO4 sa Calasieu, Pangasinan. Sa April 17, 2023 ang deadline ng filing ng ITR. Kabilang sa nag-asikaso ng ITR, sina Janelle ng Urdaneta City at Jen ng San Fabian, Pangasinan. Ngayon na po kasi yung free time ko, ma'am, kasi Urdaneta pa po ako. Medyo busy po kasi sa office, kaya ngayon na po yung medyo free time. Oh, kasi required naman po talaga tayong mag-file ng tax po natin. Oh. Ayun yun ang late? Kasi may mga ano po. Parang fees po. Nag-umpisa ang filing ng ITR noong February 21, 2023. Pero wala pa sa 25% ang bilang ng taxpayers na naghain ng kanilang ITR. As of April 11 is ang ating individual income tax filers nasa 17% pa lang po. And ang ating mga non-individual is nasa 12%. So mababa, yes. Corporation. 1,946 pa lamang mula sa target na 11,397 ang nagain ng ITR sa individual category, habang 133 pa lamang mula sa target na 1,085 sa non-individuals. Alam mo naman po natin yung ating Filipino culture, okay, and yung ating mga negosyante is gagamitin pa yung instead na ibabayad na income tax, gagamitin pa nila na magnegosyo. Wala nang ibibigay na extension sa paghahain ng ITR. Papatawan ng penalty ang sinumang bigong makapaghain ng ITR hanggang April 17. Kasama si Ron Alistair Tanyedo, Joan Punsoy, One North Central Luzon. Obra ng iba't ibang iskultor, ilulubog sa dagat na bahagi ng Curimao, Ilocos Norte para sa gagawing underwater museum. Tunghayan sa report. Bukas sa publiko na masilayan ang mga iskulturang ito na gawa sa semento at bakal sa isang private resort sa Curimao, Ilocos Norte. Ang mga obra na gawa ng nasa 20 artist dadalhin sa ilalim ng dagat upang maging bahagi ng underwater museum. Nagmula ang ideyang ito kay Dr. Huben Kwanang, presidente ng Pinto Art Museum. I worked in my mind na maganda siguro kung we can use the sculptures as artificial reefs. Hindi lamang daw art ang dahilan, kundi ang kalagayan mismo ng mga yamang dagat. Saksi raw si Dr. Hoven sa kakaunting huli ng mga mangingisda kumpara sa dami noong kanyang kabataan. Ang pagkaubos ng yamang dagat ay nakaapekto sa kalusugan ng individual, lalo't ang isda ang pangunahing source ng protina. So the children along the coastline are mga papayat pa para silang malnourished. So I said, well, you know, there's got to be a solution. No? Naisangguni na umano ng grupo ni Dr. Hoven sa mga eksperto at sa lokal na pamahalaan ang planong underwater museum na agad namang nakatanggap ng suporta. Siniguro ng grupo na hindi makakapinsala sa dagat ang mga eskultura. The surface of the sculptures are purposefully done by the artist to make sure na rough yung surface at saka maraming mga butas-butas. No? So, it will become a very good habitat for them. Inspired by the Ilocano giant god of creation, si Angalo. Gawa siya sa stainless steel para pag nilubog siya sa tubig, hindi siya magkocorrode o malulusaw ng tubig.
Ilulubog sa lalim na 10 feet ang nasa 19 na iskultura sa layong isa o isa't kalahating kilometro mula sa shoreline. Gagawin itong ecotourism site na makahihikayat sa mga diver. Kasama si Reynold Velasco, Ivy Hernando, 1 North Central Luzon. Samantala, mapapanood niyo pang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa mga pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Ako si John Punsoy. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Ivy Hernando. Ako naman po si CJ Torida. Kami ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Maninilbihan ng buong puso para sa Pilipino.